So what is up again sa inyo mga chonks, and welcome back to Rode TV. At yun nga yung sinasabi ko, weekly na natin gagawin tong vlog na to. At gusto ko lamang magpasalamat sa mga nanonood sa atin at patuloy na sumusuporta. Ito na ang ating episode 2, Riding Safety Tips. Meron na naman tayong 5 safety tips ibabahagi sa inyo mga chonks, no? Ito ay part ng ating segment na motovlog. So, gagawin na natin ito madalas. So, mabalik tayo sa ating topic, riding safety tips. Ito yung isa sa mga hindi ko pa nabanggit, no? Nung tayo ay gumawa ng unang video. So, ang ating tip number 1, paano hindi mamatay. Siyempre mag-umpisa muna tayo ulit sa chine-check up na mga chonks. Check upin mo yung gulong mo, check upin mo lahat ng kailangan sa motor mo, check upin mo kung sa tingin mo ba ay komportable ka na umalis. Huwag yung puro sakay lang, no? Check up din mga chonks, para iwas sa disgrasya tayo. At ang tip number 2 mga chonks, ito madalas ito nangyayari yun sa mga intersection mga chonks, no? Hanggat maaari, kabisaduhin mo yung mga intersection na dinadaan mo, kasi hindi laging makakaiwas ka sa mga biglang tumatawid o biglang lumalabas dyan sa intersection. Kung lagi kang nanonood ng mga videos ng mga nadidisgrasya, yan lagi yung medyo maraming part na nadidisgrasya, yung mga intersection, ano? Kasi intersection nga eh, ibig sabihin may lumalabas dyan, may pumapasok. Kaya agad maaari, respetuhin mo yan, mag minor-minor ka lang. Isa yan sa mga pinakamagandang gawin, lalo na sa kalsada ng Metro Manila, katulad nga sinasabi ko. So ang ating trip number 3 mga chonks, ano? Yung ating kung sa tingin mo kailangan mo lumiko doon sa mga critical na kalsada, lalo na sa mga highway, yung sa marami yung sasakyan, sa tingin mo kailangan mo lumiko, ano? Mas maganda chonks, lumingo ka muna sa iyong side mirror. Magbigay ka ng kahit pa paano time para makita ng mga kasunod mo kung liligo ka. Gamitin mo ang iyong signal lights, katulad nga ng binanggit ko nung nakaraan. Lagi nating issue yan. Importante yan mga chonks, katulad ng mga ibang driver dito, no? Ang dalas hindi gumagamit ng signal light. Kung mapapansin nyo, palit na bagay lang yan, pero ang dami na didisgrasya dahil dyan sa palit na bagay na yan. Kaya tante yan, tingnan ka muna sa side mirror and then signal lights. At yun nga mga chonks, no? Napakabilis na talaga itong video na to. Tip number 4 na tayo. So yun nga mga chonks, no? Tip number 4, alam naman natin dito sa Pilipinas o dito sa Metro Manila, eh karamihan ng main road is two-way, no? Two-way yan, karamihan. So merong inner lane and merong outer lane. Yan sa pagkakaintindi ko ng inner lane ay dyan ka lang tumambay, no? Dyan ka lang mag-drive, kung lalo na kung hindi ka naman masyado nagmamadali. Huwag ko pumasok sa inner lane kasi yan ay linya ng mga nag-overtake o overtaking lane. Kung alam ko, kasama yan doon sa in-exam pagka kumuha ka ng lisensya, no? Overtaking lane yan, respetuhin mo yung overtaking lane, huwag ka rin magbabad dyan kasi dyan nga dumadaan yung mga mabibilis. Kung nagmamadali ka, pwede ka naman dumaan dyan. Pero kung motor ka lang, mas maganda sa gilid ka lang, outer lane ka lang lagi. Pero, huwag ka rin magbabad sa outer lane kasi karamihan dyan, may mga jeep, may mga bus, may mga taxi na bigla na lang lumiliko, nagbababa ng pasahero, nang walang pasabi o wala man lang intensyon na sa, ano ka, bigyan ka ng warning, no? Ang dami yan, kaya ingat ka, baka mamaya bigla kang sumalpok, hindi mo alam, nagmamadali ka. At maaari, iwasan mo rin na magmabilis kung kailangan mo nang gumamit ng overtaking lane. Tansya-tansya ka lang din muna, tingin-tingin sa side mirror. At isa yan sa mga kasagip sa'yo, no, sa disgrasya. So yun nga, finally nasa tip number 5 na tayo. Pabilis, di ba? So sa pagmamotor, alam naman natin pare-pareho mga chonks, no, na vulnerable tayo sa disgrasya dahil naka-open tayo. At importante na mag-double ingat tayo dahil dalawa lang yung gulong natin. Ang isang tip na talagang gusto kong laging maipayo, no, kahit doon sa mga baguhan, lalo na doon sa mga baguhan na pagmumotor pa lang, no, pag invest kayo ng quality na helmet. Ayan mga chonks, huwag nyong panghinayangan bumili ng helmet na medyo quality, kasi nga
Yan yung isa sa mga magsasakit sa inyo. Kung sakali man, wag naman sana na kayo ay ma-semplang. No? Ingatan natin yung ating mga sarili. Tandaan mo, pag-helmet ay hindi tatagal ng isang minuto sa pagsuot. At meron namang mga quality helmet na pwede pag-ipunan. Hindi naman ang kailangan na masyadong mahal. So yun nga mga chongs, hanggang dito na lamang po. At ay sana isubaybayan nyo itong ating bagong segment ng ating channel o aking channel. Marami pa tayong i-upload at sana makagawa tayo ng maraming episode na ganito at marami kayong matutunan sa Rodi TV. At nasihan sa video ng ito, paki-like, share, comment and subscribe na lamang po mga chongs ng aking channel. Huwag nyo kalimutan pindutin niya ang bell button sa baba. At kung hindi ka naman nag-enjoy, paki-like, share, comment and subscribe na rin po para sa buhay mo. Ayun, maraming salamat sa inyo mga chos. Mata sa langit, pa sa lupa. Let's go!